Good morning guys, dito tayo sa Bansa. Ang issue naman nito is nagbabalakas magbawas ng brake fluid. So last time kasi na-check namin to, medyo basa yun sa may brake shoe. So malamang yun, may problema yung wheel cap. So yun yung papalitan natin ngayon. So, hindi ko na ipapakita, i-jack ko muna kasi yung sasakyan. Balik na lang ako pagka papalitan na mismo yung wheel cap. Yan guys, natanggal na natin yung gulong. So safety tips muna tayo before tayo mag-start. Pagka gagawa kayo ng brake shoe sa likod, lalagyan nyo ng kalang yung dalawang gulong sa harap. Yun, kabilaan po yan. So ang purpose po niya para hindi gumalaw, kasi pag sa likod po tayo gagawa, i-release natin yung handbrake. So gagalawa talaga ang sasakyan, kaya kailangan nakakalang yun. Kasi ba nakajack yan, walang kalang yan, tapos nirelease natin yung handbrake, pwede kasing gumulong yun, babagsak yung jack natin. Tapos ayun, ito pa ulit-ulit na reminder, kapag yung mga tinanggal nyo pong gulong, ilalagay nyo dyan sa ilalim, dun sa may, ilalagay nyo kung saan yung pwesto na pinag-alalagyan ng jack. For emergency purpose po yan, for safety precautions, kung sakaling suwabla yung jack natin, ay meron tayong extra safety. Kasi nangyari po sa amin yan, nung gumawa kami nito, bumagsak to actually. Buti na lang tumukod lang to. Ito ang tumukod, walang ito. Itong ilalim na to, walang na damage. Tapos yun, kung talagang gusto niyo talagang maging extreme DIYer yan, mag-invest kayo ng jack stand. Yan po, jack stand. 900 lang po yan, dalawang peraso. 950 actually, pwede na yan. Especially sa mga sedan, kasi hindi mo talaga pwedeng dukutin sa ilalim nang hindi ka pupunta sa ilalim. So for safety, kailangan mo yan. Hindi ka pwede kasi mag-rely dito, kasi maraming incidents na bumibigay talaga to. Unlike doon talaga fix yan. Angat mo lang, tapos iwan mo yung jack stand. Safe ka na dyan. Tapos bilhin yung hanggat maaari yun, yung may lock. Yung saan may lock yan eh. Yan, nakasabit. Ito. Importante to. Especially kapag ka sa ilalim kayo gagawa, ilalak nyo yan. Ito hindi ko nilalak kasi sa labas naman ako. So, yun lang guys. Tapos, ito yung sasabi ko. Yan. Wala siyang, hindi mo makikita yung tulo niya. Pero, basang-basa na yung brake drum natin. Sabihin, may tumutulo na sa loob. So, yun. Umpisa na natin kasi kailangan niya madaliin to. Pakita ko na lang sa inyo yung step by step na paggawa niyan. Wheel cap yung papalitan natin. Ilalim na ito pagka tatanggalin. Yan, hila lang. Yan, nakita nyo, puro basang-basa yung loob. So yun, pag gumawa rin kayo nito guys, kailangan may kasama kayo. Kasi pag tinanggal natin itong wheel cap, kailangan i-bleed natin yan. Yung pagtanggal nito guys, hindi ko na ipapakita. Kasi gaya ng sabi ko, gagawa ko ng hiwalay na video nyan. Step by step kung paano yung tanggalin, magpalit ng brake shoe. Kapag nagpalit kami, pati adjustment ng handbrake. Kasi pag pinalitan mo to, kailangan i-adjust mo rin yung handbrake. At saka isa pa, sa sobrang taas na kasi ng handbrake nito, so kailangan siya i-adjust. So, ang papakita ko lang sa inyo, wheel cap. Papakita ko rin yung mandag baklas, pero hindi na i-explain sa isa. So, yun lang. Kasi by November, papalitan ko na to. Balido na tayo sa ano, yun yung medyo step by step talaga. So ito, papakita ko lang talaga sa inyo wheel cap. Kaya ito pagka binaklas, panoorin nyo na lang.
So yun guys, ganito lang ang pagtanggal nito, no. Tanggalin nyo tuong boot. Linisin muna natin. Saka na lang sa mamaya ng gas. Yun, tatanggalin mo lang naman tong boot. Ayan. Yun, tabi mo lang. So pagtanggal nyo yan, ilayin nyo to. Ito. Itong caliper. Ayun guys, sa tapon yung kaya kailangan nyo bumili ng isang maliit lang na bote. Kasi ingatan nyo to, ito may spring kasi. Depende sa type ng ano natin, ng caliper. Ito kasi may spring. So ingatan nyo yung spring para hindi mawala. Pati kabila, papalitan ko na rin. Yun lang guys, tulak nyo lang. Ayun o, bagay sa pareho, kabilaan. Ayan. Ayan. Tandaan lang kasi baka masira. Tapos hugutin nyo to. Hinuhugot lang to, hugot lang. Ayan. Tapos ito po yung wheel cap. Ito. Itong part na to. Ayan. Ito actually yung wheel cap. Ito. Ayan. Ito yung papalitan natin. Ngayon kung bibili kayo, dadalhin nyo po ito. Ang pagtanggal nito, kailangan nyo saan gamitan ng nut screw, tapos ano, ingatan nyo lang yung mga ano para hindi magkasgasan kasi sa loob yan. Talaga sa ilalim na kayo magsundot. Ayan, pinutol na natin kasi matigas. Ayan, talaga yan. Ubus talaga brake fluid mo dyan, kaya kailangan mo may kasama kasi magbi-bleed tayo niyan mamaya. Ayan, flat screw. Wala kasi yung tools ko talaga eh. Kaya mahirap mag ano. Yun guys, pag bumili kayo, nito, kailangan nyo dalhin nyo yung sample mismo. Kasi iba-iba sukat nito. Iba-iba sukat nito, so pag bumili kayo, kailangan dala nyo mismo to. So ako, nagtanong ako nung nakaraan. Bumili na ako ng advance, pero titignan ko pa kung sakto. Pagka hindi, kailangan solid ito. Pero pakabansa itong binili ko. So yun, sukatin lang natin kung pareho. Ayan, may binili na kasi akong nakaraan. Ito. So alam naman nung sa tindahan, so yung size, yung pinabibilang ko kasi alam nila yung size ng wheel cap tsaka yung mga gamit, kaya mas madali sya. Ayan. So sukatin mo lang kung pareho, ilalim tsaka harap. Yun, sukat naman sya, so okay na to. Ang size nito guys ay 13x16 ang size nito. Isa ka pala sa kailangan nyo bilhin guys, liha. Ayan. Kailangan nyo bumili ng liha kasi itong ilalim, ayan, medyo magaspang. Kailangan lihain nyo ng konti. Ayan, yung pinakamanipis na liha, anong ano ba to? 400, P400. Yun ang gamitin nyo. Tapos ang pagliha nyan, bilugin nyo lang to, pasok nyo sa loob. Yun ito lang gagawin nyo guys. Pagkaliha nito, ganyan lang. Manipis lang para lang mawala yung magaspang sa loob. Kasi kailangan makinis to. Pag nagpalit ako ng brake shoe, papakita ko sa inyo kasi papalitan ko yung brake cylinder ito sa kabila. So yun yung papakita ko sa inyo, yung step by step talaga kasi magpapalitan ako ng brake shoe para guide nyo kapag kayo na may pagagawa. Pakinis lang to, kaya manipis na manipis. Hindi ko kailang huwag mong gagasgasan mo ano. Ayan. So okay na siya. Kinis na. Tapos ito guys, pag ikakabit nyo, tandaan nyo yung itsura. Baka mamaya magkamali kayo. Pag ganun po ang kabit nito. Pag ganun. Ayan. Pag ganun ang kabit nito. Itong parang gulong, yan yung nasa harap. Hindi yan pag ganun.
Pag ganun po ang ano niyan. Kasi ang purpose nito, ito yung lalapat, tapos dito haharang yung fluid. Kaya ganyan po ang takip niyan. Tapos pagka nilagay nyo ito, lagyan nyo ng brake fluid para mas mabilis. Pero sa inyo lang sa pagpasok. Yun. Ganun lang siya, guys. Yun, kaya na sabi ko, pag pinasok nyo siya, lalagyan nyo ng brake fluid para hindi mahirap ipasok. Yan, putulak nyo lang yan. Ipitipitin nyo lang yung kabilang gilid para pumasok. So, yun, guys. Pasok na siya. Inuna ko dito kasi umaagas. Yan, ganun lang. Didiin nyo lang ganun. Yes. Yo, ganun lang. Tapos brake fluid. Brake fluid para madulas. Yun, pasok nyo lang siya dito. Ay, yun, huwag nyo kakalimutan yung spring. Ito, so, yung spring. Huwag nyo kakalimutan. Salpak nyo yan. Sabay, pasok nito. So, ito kasi may spring. Pero yung bago kong bili, walang spring. Dalawang ganito lang siya na mahaba. So, I think mas okay yun. Pero sa susunod na, kasi magpapalit ako sa susunod na buwan ng ano nga, kung ko gagawin. Tapos tandaan nyo ha, yung pagkakabit nito. Picturean nyo kung paano, kasi mamaya tinanggal nyo, nakalimutan din nyo alam kung paano yung itsura nya. Hindi kasi pwede magkabaliktad kapag nagkabaliktad yan at tagas yan. Kailangan yung parang gulong nya, yung may malalim, yun yung nandito sa pinakadulo. Importante yan, baka mamaya yung pamakalimutan nyo. So yun, salpak lang naman to, lagyan mo ng brake fluid para... So, pagkaayaw, pipiti mo lang yung gilid-gilid. Hanggang pumasok. So guys, ganun lang siya katali, guys. Magpalit ng wheel cap. So kapag ito po yung ganito nyo tumatagas, wheel cap po ang problema niyan. Huwag pong magpalit ng kung ano-ano. Wheel cap po ang inyong papalitan. So yun, guys, kaya kailangan nyo bumili nitong magaspang na sandpaper o liha. Para yon dito. Kasi ano. To, para dito. Cleaner sana eh, para malinis, kasi wala nga. So punos-punos na lang tayo. Kaya importante, guys, pag magagawa kayo nito, kailangan talaga may brake cleaner kayo. Nawang rubber boot, pang ano lang to, para hindi pumasok yung mga alikabok. Ayan, pulit na. Yung ito kasi, guys, since luma na to, yung spring nya medyo matigas. Pero sa mga bago naman na unit yan, malambot lang yan. Marami lang pihitin. Ito kasi matigas, kasi luma na yung unit. Ganyan lang. Ay, salamat. So, yun, guys. Balik natin to. City testing natin kung maluwag. So, yun, pasikit siya.
So, pag masige, kontrahin nyo yung lock. Kasi pag pinatras natin yan, ano, yan mapipindot dahil may lock. So, kailangan nyo itong ibaba yung lock. Iangat nyo itong lock. Wala kasi tayong ano, flat screw eh. Pero dapat flat screw yan. Hindi ko dala yung mga gamit ko. Yun. So, kailangan nyo ibalik. Pwede nyo pabalik. Hindi ko na ipapakita guys. Kasi madaliin ko na ito. Umikot yan eh. Luluwag yan eh. Yan guys. Ah, okay na siya. So ngayon magbe-bleed na lang tayo. So ihiwalay ko yung bleeding sa video na to kasi sobrang haba. Tsaka may discarte kasi yun. Para hiwalay siya, makikita nyo kung paano discartehan yung pagbe-bleed. So yun lang guys. Ganun lang po ang magpalit ng wheel cap. Kapag ka tumatagas yun sa may brake shoe nyo, wheel cap ang pabalitan nyo ron. Kapag pinalitan nyo na ng wheel cap, may tagas pa rin. Ibig sabihin, yung brake cylinder na mismo kayo ang papalitan nyo. So yun lang guys. Please don't forget to subscribe, like our video, leave your comments kung meron kayong questions, and stay safe. Thank you.